Yung sector ay doon kasi naniniwala kasi ako na dapat I am for greater state subsidy talaga. Ang self-sustaining ng ating education, that is very, very wrong. Ito ay patunay lamang na, yun nga, naiwan na ni Pinoy yung pagka state university natin. So yun lang sana ang panawagan ko kay Pinoy, hindi niya gawing rason na tayo sa sustaining. No, President, ano na yung current situation ng bansa natin? Tapos, ang expect ko, yung sekonda niya is, sana mabigay niya kung ano yung ano concrete talaga na accomplishment niya for yung the year before. Kung ano yung natulong ng mga accomplishments niya sa kung ano na yung state ng nation natin ngayon. Ang in-expect ko sa SONA ngayon is that kasi so far, napapansin ko na maraming binabato ka dahil merong parang nakikita ko ngayon palang sa figure parang inconsistency dun sa una niyang sinabi. So, ang expect ko ngayon is yeah, lahat na mga yun, ng mga binabato. Hindi ko sure kung meron talagang tao na kaya i-quantify yung state ng nation eh. Parang for estimation lang. Pero, again, parang sabi ba talaga ni Imay, based ako anong meron siya. Nasabihin niya kung ano talaga, feeling ko naman siya yung tao medyo kapag makatotoo or something. Parang hindi tulad ni Gloria na puro positive lang. Pero though marami siya positive na sasabihin, feeling ko magsasabi rin naman siya ng mga negative stuff. Kaya ngayon ay make the previous administration na tougher. Yung mga nagawa niya na mga primary na nagawa niya sa i-expose yung mga taso ng GFA. Then, hindi ko, ganun ko rin yung sasabihin niya na ito yung mga nagawa ko na i-expose ko at nabawasan yung corruption or na ito yung patuloy na ang gagawin.